and a stone of stumbling, and a rock of offense, even to them which stumble at the word, being disobedient, ground to also they were appointed. Sabay-sabay, dalawang verse, there you go. But ye are a chosen generation, a royal priesthood, and holy nation, a peculiar people, that ye should show forth the praises of him who hath called you out of darkness into his marvelous light, which in time past were not a people, but are now the people of God, which had not obtained mercy, but now have obtained mercy. Let's pray, Lord. Maraming salamat po, Lord, sa iyong mga salita again. Magkatapos sa ganyan taon, Panginoon, nawa, we pray na every week, Panginoon, meron kami magandang topic para kung anong mapag-aralan namin, matutunan, especially yung mga bagay na kailangan ng church, ang bawat isa, Panginoon, na ganyan, kami po yung mag-aral din in our own pace, sa bahay. But sa church, Lord, as we face your word, on your word, I pray na kami po yung pagpalain as a church, and then ganoon din po, Lord, may mga mahirap na topic, so we pray na makukuha namin to sa mga ganitong pagkakataon, pag-aaral pa sama-sama, yung lingkod na deliver. I pray na makukuha namin mensahe ngayong umaga, as we are, alam mo sa amin, ay humble, of course, to some degree. Tulungan niyo po, Lord, kami kung may medyo prideful, but ang topic namin yan ay magiging iba sa iba, Panginoon. I pray even this sa libutan po, Christmas time nila. I pray, Panginoon, na hindi kami pa yung tipong mahihiyain or para kaming confused, nagda-doubt sa sarili namin dahil lang kami iba, dahil kami konti, Panginoon. But bagkus, Lord, kami po ay magtitiwala sa inyo lagi at maintindihan namin na talagang maraming pagkakataon, Panginoon, sa aming mga, sa inyong lingkod, sa mga anak niyo, Panginoon, na kami po ay in the minority, and therefore malaman namin ano yung gagawin namin dito, paano ito di-deal. So ilang po, Lord, na magpatala namin ito, Lord, bakuha namin ano mga bata, Lord, badala ng bawat isa sa inyong mga anak, maintindihan at tanggapin, Panginoon, ang reality na ito, Lord. So ilang po, Lord, kayo again ang maliluwati lagi. Kayong malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Mahingal ako. Good morning sa lahat. Good morning po. Merry. Yeah. Anyway, so wala nang kilala naman to sa Christmas. Pero meron, in a way, meron. No? So tayo po ay, mainit ba? Lalamig. Ilalamig kayo, bakit ako nagiinit? Itapat nyo lahat sa akin. Guys, sakto na yan. Ito, sa akin nyo na lang itapat, pero huwag na may tapat. Ito na, ipaabuti mo sa akin, Pen. Paabuti mo sa akin to. Okay. So, title po natin ngayong maga. Okay, okay na yan, bud. Okay na. Ito na lang. Kasi inalamig din sila eh. Yan, paabuti mo lang sa akin. Okay lang yan, ganyan. Okay, so, title po nito, It's Okay to be Different. It's okay to be, okay lang maging kakaiba. Okay, so obviously, hindi ito yung kakaibang weird, ha, na parang tanga, hindi yun. Kaya misa meron tayong pagkakaiba sa iba, amen? So again, medyo may kilala pa sa Christmas na itong, ano, kasi nga, as we think about this, alam niyo, marami kong friends na karamihan doktrina nag-agree kami dito, hindi. So yung iba naman, na hindi ko agree sa iba, dito agree. So ganun talaga eh, bilang mga Kristiyano, pero again, sa inyo, alam nyo rin naman, di ba, wala tayong pilitan. Sabi sa Bible, let everyone be persuaded in his own mind. So, yun ay, saan ba yun? Romans 6 ba yun? Online, lagi ako nalilito eh. O sa 14. Basta yung mga bagay talaga na hindi ka pwedeng pilitin kasi nga, hindi na by faith yun eh. Ibig sabihin, aralin mo, tignan mo sarili mo, represent ang ebidensya sa'yo, hindi, ikaw bahala mag-decide kung yun ay tama at mali, ipapractice mo, hindi. Amen? Amen? Amen. Hirapan ako sumigaw kayo. Amen lang or hindi eh. So yun yun. So ngayon, wala bilang sa Christmas nila, ganyan. Ano ba yan? Anong vaccine? Ganun din. So vaccine, iba, karamihan, nagpabakuna tayo, hindi. Iba sa atin na naloko rin, pero ayaw na next time sana. Pero nilalakad pa rin ulit nila yan. Huwag kayong magugulat. Kaya nga, the best nating magawa is spread the word. Amen?
Yung mga kilala nyo, sabihin nyo, nakakita nyo na yung dengbak siya, yung ngayon, yung COVID, puro kasi nungalingan, di ba? Tapos ano na naman gagawin natin pag nagpa-andam na naman sila, naniniwala lang agad tayo. So spread the word, amen? Amen. So ganun din sa last Christmas, ganun din. So nakailan na tayo, reviewing ko nga lang. Sino nakakalala ng mga Christmas sermon natin? Hindi ka makakalimutan, of course, yung last time, yung Christmas, the good, the bad, and the ugly. So kasi may maganda dyan, may pangit, may talaga sobrang pangit niya. Inisa-isa natin doon yung mga galing sa pagano, iba naman dyan, syempre, okay lang i-tolerate kasi birth of Jesus daw yan eh. So talaga naman pinanganak ang Panginoon, kaso hindi December 25. At hindi rin sinabi ng Panginoon na i-celebrate yan. So actually, yung second sermon sana today, hindi ko lang natapos eh, pero about the feast of the Lord. So maliwanag doon yung mga feast niya. Sinabi niya, i-celebrate nyo to. Itong birth of Jesus, hindi. Ang pinaselebrate sa atin yung kanyang pamatayan tsaka pagkabuhay. Especially pagkabuhay. So dapat mag-isip tayo bakit ganun. At baka next year na lang yun, o baka tingnan natin next week. Okay? So pero ngayon, doon muna tayo sa especially mga bata to eh. Kayo nasa utak ko eh. Isipin nyo, basta ba't wala yung Pasko? Again, nasa iyo yun. Okay, yung iba naman, pang-asal naman, sabi. Hindi na iniwala ng Pasko. Okay, huwag nyo tanggapin yung Christmas bonus nyo, ano man yun. Tama ba yun? Kasi yung pinatanggapin eh, benefit yun eh. Sa lahat eh. Eh, lalo sa amin, daming nationality, daming religious. So, ginagawa sa amin, binabati lahat yung bad eh. Happy Hanukkah, happy... Pati sa Indian, ang dami nun eh. Kalimutan ko agad. So, but anyway, sa workplace, wala tayong pakialaman. Ano, amen? Kasi nandun tayo para magtrabaho lang. Pero sa some... Pero tayo, continue tayong nag-persuade, of course, the gospel, maligtas sila. Iba yun. So, yun na. Mga bata, kasi I'm sure, ando na sa utak nyo yan eh. Nagtitimbang-timbang kayo eh. Magpapatuloy ba ako sa Baptist? Eh, itong ibang Baptist nga, may Christmas tayo, wala. Wala sa inyo yun. May Christmas party sa inyo. Anong gagawin nyo? Masalamat nga yung iba, di na umaatin din. No? Natuto na rin. Hindi kayo pipilitin dyan. Kahit may raffle, bahala na sila dun. Kaysa naman, dito na tayong paraffle. Ayan, kung anong kaya natin. Kaya nga medyo tinatapatan din natin yan eh. Kasi ganun talaga eh. Okay, so ngayon, ito yung problema. Lalo sa mga bata, ay, iba ako. Ba't ako iba? Diba? Tayo ba tayo iba? And actually, kaya nga tayo talito, it's okay to be different minsan. At maraming pagkakataon nga rin na okay lang maging iba. Gano'n ka iba? Okay, huwag ka lang magiging bading kasi talaga iba yun. Weird yun eh. Pero hindi tayo gano'n naman eh. Anyway, ang part ano pala nito, subtitle is, we as Christians should accept our place in the world. Okay? Kailangan tanggapin mo yan na ikaw ay iba. Yan ang pinakaminsahin natin ngayong umaga hapon. Kasi ganun talaga eh. Mayroon tayong lugar, di mo kayang lugar ng lahat. Kahit pag gusto mo. Ang namili na ng Diyos and then anong nireklamo mo dun? Okay, so yan ang buong ano natin, objective natin. But the brethren may know and accept their place in the world and rejoice and thrive in it. Ibig sabihin, hindi lang tayo matutuwa kasi minsan ang hirap pilitin yung sarili natin, no? Matuwa ka, hindi masaya kayo, parang wala mo itang dahilan, pastor eh. Kaya nga alamin mo minsan kasi sa non-acceptance yan eh. Hindi mo tanggap pag nakatingin ka sa labas, ang dami nila, kala mo yun na yun. Kaya nga tayo puro doktrina tayo dito regardless kung marami sila, tama ba sila. Diba? Lalo sa usaping religion. So kaya ganyan po tayo at mag-tribe tayo dyan. Hindi tayo atras. Tuloy-tuloy lang. Amen? Ayan yung summary. Anyway, this time, sa isayin natin to, no? Binasa natin very, ano to, sikat na sikat at ginagamit natin against yung mga Zionists. Kasi napakalinaw dyan. Yung experience ko sa isang pastor ng 27 ba? 29. Hindi mo una magalang eh. Sige, pag-usapan natin yan eh. Kanino ba sinusulat yung Peter? Siyempre sabi dun, mga Kristiyano. Hindi Kristiyano yan. Mga Hudyo daw yan. Ayan o.
Mga strangers daw eh. Scattered throughout Pontus. O, sino ba yung na diaspora? Ganun ba yung ano nila? Di ba mga Udyo? O, pero itong sinulat yun, kalat din yung mga Kristiyano, di ba? O, ano sabi nga niya, tsaka elek eh, according to the fact. Sino ba elek? Mga Udyo yan. Mali. Mga Kristiyano yan. Yes, kaya bandang ulit, sabi sa akin, alam mo Ace, hindi mo maintindihan kasi bata ka pa, hindi ka pa nag-aaral sa Bible school. Which is nakakatawa kasi dito na nga yung Bible. Sinasabi ko, paka-explain nga. Sino sinasabi yung chosen generation? Mga Udyo? Oo! Oh, ha? O, ano sabi sa 10? Which in time past were not a people. Ang tinutukoy niya dyan, mga grupo ng tao ngayon na dati hindi grupo ng tao. Sino yun? Eh yung mga Udyo, matagal lang grupo ng tao. O, sino kaya yun? But now, the people of God. So kung sino man itong grupo ng tao ngayon na tinutukoy at kinakausap ni Peter, ito na yung people of God. Eh ngayon, napakadalas even sa, yan yan, sa Israel na naman, sino ang people of God? Sasabihin, mga Udyo pa rin sa Israel, sa Middle East. Napakalabo, maling-mali yun. Malinaw dyan, ito yung mga, sabi, which have obtained mercy. Sino may ang kanawa ng Diyos? Lahat. Pero pinaka yung mga naligtas. Ito yung church, okay? Kaya yan, ginagamit natin kasi napakalinaw itong mamaya. Kasi gagamitin natin ito eh. Ito yung ating last point. Kaya basta malinaw sana sa atin dyan, yung chosen generation, royal priesthood. Dati sino yung priest? Sino mga priest dati? Old Testament? Levites, but particularly sons of Aaron. So Levites, pinaka yung sons of Aaron. Yung Levites, nagsusilbi lang sila sa temple, mga tulong-tulong. Pero actually, originally, kung titingnan nyo doon, sino talaga yung priest? Originally, ano gusto ng Diyos? Sino yung priest? A nation of priests nga eh. Amen, titingnan natin yan. So lahat sila dapat. Nilalapit nila yung tao sa Diyos. Tumanggi sila, sabi na pa, o sige, yung mga Levites na lang, and then yung si Aaron, at sa Aaron. Pero ngayon, tayo na yung mga soul winner. Tayo yan, ang nagalapit sa Diyos. So, holy nation, okay, balikan natin ito, pero ito yung pinaka-text kasi natin. Holy nation, so yun, sabi nung kasausap ko, mga Kristiyano, may bansa ba tayo eh? Kailan ko natin naging nation? Eh, sabi niya eh, a holy nation. So, nation tayo, in a way, spiritual. Eh, iba naman sabi, hindi ka tayo spiritual, sila yung physical. Sandali, anong isabihin nun? Sino yung people of God? Pag tinanong mo, spiritually Kristiyano, tapos, pero physically, Kunwari, anak ko si Stephen. Sino yung anak ko sa kanya? Spirito niya o yung katawan niya? Di ba lahat yun? Ano lahat yun? So, nireject yung mga nasa Middle East. At again, pag tinignan niya, talagang ibang-iba na, hindi na po sila nation as in bansa at race, hindi na. Religion po yan. Tandaan niyo lagi yun pag yan ang sinabi sa inyo. Ayun, ang aapi ka naman ng, ano eh, ng buong bansa eh. Yung race namin, yung, hindi na race yun. Religion yung sinunda nila doon. Ngayon yung pinapalabas nila pag sa mga Kristiyano, masyong-masyong maniwala. You know, ang pinagkaiba nila, really, yung Jews, Israel ngayon sa Middle East, yung pinili nilang religion or nation, pwede sabihin din ganun. Okay, so medyo nag-dwell tayo doon kasi kailangan natin maintindihan nyo, pero tackle na natin yan sa may anti-Zionist na ba tayong ano? Judaizing pala, no? Anti-Judaizers. Pero wala pang anti-Zionist. Wala pa, no? No, magka, ano kasi yan eh, magka magkalapit yan. Siguro magkakaroon tayo ng ganun. Tingnan natin. So tingnan natin, mag-define muna tayo mga para makuha natin ito na. Buong araw naman ito eh. Define natin may importanteng mga terms. So anong sabi pag sinabing peculiar? Narinig yun na ba yan? Nabanggit kanina, di ba? Peculiar people. Sabi kanina. At lahat actually itong points natin may word na ganyan. No? Peculiar people. Ano sabi ng peculiar? Sabi dito sa Webster, characteristics of only one person, group, or thing. Distinctive. Ibig sabihin, kakaiba. Okay? So yun na. Kaya title natin is okay to be different. Kasi sinabi doon, peculiar people tayo, bakit ayaw mo maging different? So again, depende nga kung gaano ka different. Kung lalaki ka, tapos boses babae ka,
or baliktad, yun ang kakaiba, yun ang weird. Yun ang di okay. Pero, may ibang okay lang na maging, yan, distinct, special. Okay? Particular. Ah, dito yung negative, add or curious. Ibig sabihin, ah, ano ka ba? Kaya ibig sabihin, ah, ano, wala kayong face mask? Ay, kakaiba naman kayo. Diba? Ay, hindi ka rin pabakuna? Ha? Ah, bakit? Di ba nagtitiwala kay Pouchy? Okay, bakit? Talaga, ha? Nakakaiba kasi, kakaiba tayo, para sa kanila tayo add. Pero yun nga, dahil lang yun sa hindi pa pagkakaunawaan. Okay? So, that, mali daw yun. So, eccentric, unusual, yan. So, pero ito yung mga negative, yung dalawang to eh. Pero pwede rin maging special yan. So, positive yan. Okay. So, ano pa? Pag sinabi yung people, ano, alam natin people, ano yung people? Hindi lang tao yan. Ngayon ako, nung bata ako, ganun ang ano ko eh. Pag people, tao, in a way, tama. Pero sa Bible, ang people, sinabi people, grupo ng tao. Tingnan nyo. Ngayon, o, plural human beings making up a group or assembly or linked by a common interest. So, ano ba yung common sa kanila? Grupo sila eh. So, obviously, yung bansa, grupo yan, people yan, pwede rin. Yan, historically, yung mga Hudyo people sila, in-preserve, in a way, na-preserve yung kanilang identity in a way. So, pwede at sabihin ganun. Sa Europe, pag pinag-aaralan ko, ang sakit sa ulo kasi magkakadikit sila eh. Sino dito magaling sa geography? Mga sisira ulo nyo dun eh, kasi paano na sa mga German, paano nila, eh, sa Russia, katulad sa Ukraine, sa Russia, yeah, siguro, yan ang current kasi. Isa sa mga sabihin nila, dapat sa Russia to, kasi yung party dito sa bandang East, Russia speaking na eh, kasi ang lapit nila eh. Yung mga ordinaryong tao, minsan di naman yan paalis-alis eh. Doon lang sila nakatira, malapit sila dito, matututunan yung language ng kabila. Kaya minsan wala silang pakialam niya, kaya mga gera-gera yan, sa mga elite lang yan eh. Kawawa lang yung mga tao. Yung mga ordinaryo tao, walang pakialam dyan. Kaya sabi ko lang yung kasi yung marami doon magkakasakit sa ulo kasi bakit, ano ba yung dati sila? Ganito yung Germany, halo-halo rin yun. Bakit ang daming sa within the group, within the Europe, ba't mga German ang speaking? Kasi nga, halo-halo na sila doon. So, anyway, yung people, sama-sama ng tao, collection ng tao na magkakapareho. Ganon din naman yung nation, pero ngayon medyo na-formalize siya. Alam niyo yun, kaya nga kina-question ko yung nagtanong sa akin eh. Ang nation dapat may lupa yan. Eh, totoo yun, pero definition yun, kailan nangyari yun. Nag-aralan din namin sa constitution eh, alam ko yan. O dapat meron kang tao, bago ka maging bansa, nation, may tao, may territory. Yun yun eh, ano pa? May ethnicity na dapat may common sa inyo. Yun, parin na naalala kong tatlo eh. Yan. So, di pwedeng bansa kayo, wala kayong lupa. Kaya kayo sabi, eh, Kristiyano, wala nang lupa. Eh, kaso nga, biblical naman to eh. Hindi naman sinabi, eh, kailan lang na-establish yung terminology na yun. Matagal na prior ng Bible. Anyway, sorry, hindi prior, after. Ano ba yung mga, ano, holy? Anong sabi na holy? Mga daanan kasi natin to eh. Alam naman natin to, banal, pero ibig sabihin ay separate. Okay? At positive ba o negative ang holy? Ayun ako, masyado akong banal eh. Nalagpas ka na sa langit. Pag inaasal ka ng ganun, ayaw nyo sa mabuti. Pero definitely ang holy, banal, maganda yan, positive yan. Richie, nasa mga makinig. Divine, medyo may kinalaman sa Diyos, pero obviously, ang Diyos ang pinakabanal sa lahat. Amen? Pero yung holiness, napapasa sa atin yan, di ba? Kaya nga lagi sabi sa inyo, yung banal na banal si Julian, ang ganda na suot. Sana laging ganyan. Amen? Pag hindi, nag-short ko naman si Juliana sa labas, hindi banal, di ba? Kasi pareho ka na nung iba. Ibig sabihin kasi banal, separate, tsaka banal. Ito yung minsan nakakalito sa iba eh. Paano masabing banal yan? Sabi lang separated. And devoted, ibig sabihin talagang doon ka lang. Pag sa Diyos ka lang, devoted ka. Ngayon, inaiba ng iba yan. Pag devoted ng Katoliko daw, hindi na ako nakikinig sa ibang religion. Devoted ko talaga, totoo naman, devoto ka sa Catholic, sa religion mo, kaso hindi maganda kasi yung saan ka naging devoto, hindi maganda. So pero sa dapat, devoted tayo sa Diyos, okay? Yun yun, medyo ano ako ha, itong ibang definition na to, medyo ano, venerated or sacred.
So hindi anyway, tama yung kasi nga, bakit yung mga Catholic, bakit sinasambay kung sinong tinataas nila. So madalas ay hindi naman dapat. Tulad ng mga santo, kung talagang may ginawa, kung si Mary, may ginawa siya ng tama. Amen? Talaga naman, di ba? Tinanggap niya yung panawagan ng Panginoon. At least, banal siya in a way. May kasalanan din si Mary, pero to some point, banal siya. Kaya siya ginamit na vessel, di ba? Ginamit yung katawan. So pero, ang problema agin ng iba is sumusobra. So magsabi ko na holy, sineseparate minsan, pinupuri. Okay? So again, to some degree, okay lang yun. Mag-iingat lang tayo hanggang saan yan. Ngayon na yun, holy. Padaanan natin namin. Ano pa? Treasure. Ano yung treasure? Sino may treasure dito? Gusto, wala akong pera eh. Pero meron minsan, tine-treasure ka, di ba? Tanungin natin si, sino gusto? Sino tine-treasure mo, Edgy? Yung kayamanan mo sa buhay, talagang importante sa'yo. Dagal. Ikaw, Pame. Pamilya. Pamilya, amen? Ama yun, di ba? Kaya si Ayeng, lamal na man yan eh. Ikaw, Stephen, may treasure ka ba? Stephen, meron niyang, ako ganun din akong bata ako, meron. Eh, ito akong box na nilalagay ko doon yung mga pag tinitingnan ko kahit minsan mga walang kwenta-kwentang bagay. Eh, kasi naaalala ko may memories yun, di ba? Buti kayo nawala na, na-undoy kasi yun. Ano importante sa'yo? Bagal din. Ikaw, Rain? Pamilya. Pamilya, amen, di ba? Ngayon, yung iba sa atin, may mga pera. Minsan meron, di ba? Importante rin yun. Kaya tayo sasakyan, importante sa atin yan. Amen? Nagagamit natin. Kaya minsan pag hindi maayos yung gamit na naasar ako. Pero ganun talaga, naiintindihan ko. Church kasi yung gamit yan eh. Pero iniingatan natin. Amen. Ano pa? Yung iba naman talagang mamaya titignan natin yung iba. Talagang may bagay eh. Lalo pag mayaman ka, binigay sa'yo, mahalaga na, mamahalin na. Tapos importante pa yung nagbigay sa'yo. Sino mo nagbigay sa'yo? Asawa mo. Si Mrs. Meron niya tinetreasure na yung jacket kasi binata pa kami ng dalaga. Binigay ako sa kanya, ayos pa rin. Pag sinusuot niya, lagi niya sinasabi sa akin, ay, ito yung binigay mo. Ah! Jacket, di na madalas ginagawa. Kaya buhay pa, tsaka maganda yun. Yung isang palda niya, ewan ko na. Ano pa yung tine-treasure niyo? Basta iniingatan yung treasure. Meron sabi dito, wealth such as money, jewels, precious. So yun yung isa mga meaning niya. Kasi nga, tinatago yan, alam niya yung halaga sa sanlibutan. Alam nyo na, ginto. Dati lalo. Pag pinalit yan, equivalent sa malaking sum of money, di ba? So, tinatago mo yun. Di mo kung saan sila nilalagay. Amen? So, panahon natin yung cellphone. Totoo rin yan. Importante yan. Kaya pag may mga ano, your belongings, sabi doon, huwag nyo iiwanan kung saan-saan. So, lagi yun, cellphone, wallet. Patanong ano pang mahalagang bagay. So, 99 treasure. May iba, binabaon. Natawa ka rin sa binabaon. Kaya ako, gamitin nyo. Amen? Kaya ako, hindi rin ako proud, pero hindi rin ako nahihiya ng maraming utang. Kasi ginagamit ko yung ang meron na tayo. Amen? Yung matay tayo ni tayo, hindi tapos. Kaysa naman nakabaon. Amen, dadaanan mo sa treasure. Okay? So, pwedeng store money in reserve, pwedeng ganon. Especially, keep in mind yung sinabi ko kanina, parang isang bagay na importante sa'yo. Siguro, pag matutulog ka na, ilalabas mo. Eh, gano'n ka ba, Stephen? Parang mayroon Stephen, gano'n eh. Tititigan mo pa. Importante sa'yo, kung ano man yan. Amen? So, iba, tama yung pamilya mo. Diyan yung buong ano. Ako, yung anak ko ngayon, siyempre. Pamilya ko rin. Okay, yan ang treasure. Ano pa? Chosen. Anong sabihin ng chosen? Pinili. Ba't pinili? Pag sinabing pinili, maganda ba yun o hindi? Depende. Kung saan pinili. Pero madalas sa hindi, eba, ba't mo sa select yun? Maganda yung positive. Pinili mo yung pinag-isipan mo, importante sa yun. Then, next na word is covenant. Ano sabi ng covenant? Isang beses lang ginamit ito sa ating mga text, pero ano yung covenant? Tingnan rin natin. Sabi po dyan ay usually formal, solemn, and binding agreement. Yun lang po yun. Yung pinakasimple agreement. Nagkasunduan. Yan. So sa people of Israel, noong panahon na yun, ancient Israel, may kasunduan ng Diyos sa kanila. Ngayon, sa church, mayroon din kasunduan ng Diyos sa atin. Amen? Kasi sinabing agreement, dapat gawin mo to, gagawin ko to. Kaya, ganun yun. Parang dalas na natin sa pag-umupa ka. Dito sa bahay namin, again, kahit di pa namin nabayaran lahat to,
agreement, hindi kayo papalisin dito. Basta nagbabayin lang ng sapat, okay? Actually, yung ano dyan, pag-ibig na to eh. Masami na talaga to, kaso nag-utang kami doon, so binabayaran nyo. As long as nagbabayad kami, sa amin na to. Okay? Pero pag nakakalimutan, hindi na nakabayad, kukunin to. So, agreement yan. Okay? Ano pa? Kasal, di ba? Pag kinasal kayo, ano yung sabihin nun? Wala nang alisa, wala nang palitan. Ay, gusto ko itong type ko ngayon eh. Wala kang si Katjel, tsaka si ano. Sino man yan. Sorry ah. Napakinggan ko yung ating preaching. Itong, ano kayong tawag ko sa inyo? Edgeline, ano? So, ibig sabihin ng kasal, ibig sabihin, walang pag nagbago yung mood mo, iba na, iwanan ko na, ganun. Hindi na kita mahal, bahala ka na. So, kaya nga nag-agreement para walang iwanan. Security yun, both, especially sa babae, pero sa lalaki, ganun din. Okay, walang mga kaliwa sa inyo. Okay? Agreement, covenant. So, nabanggit ko na kanina yung kinalaman sa Christmas, no? So, so huwag kayong mali-left off. At actually, ito yung tema natin ngayong maga. Ngayon, yung points natin, meron tayong pito. Pag-aralan natin again, ang title natin is It's Okay to be Different. Subtitle, We as Christians Should Accept Our Place in the World. So, why and how it is okay to be different? Bakit at paano na okay maging different? Nabanggit ko na kanina, obviously, pangit naman yung magpakulay ka ng gray, no? Iba ako. Sabi ni Pastor, okay lang maging different. Hindi nga yun eh. Obviously, mga weird na ganun, walang kwenta yun. Hanggat maaari nga ay tayo, simple lang tayo sa itsura eh. Yun talaga yun eh. Pasimple yan tayo sa itsura kasi hindi natin, hindi tayo, modest tayo, hindi tayo yung nag-draw attention to ourselves. Pogi ako, maganda ako, mayaman. Hindi ganun. So ngayon, bakit nga at paano tayo iba? Okay? Kaya maintindihan natin yun para baka may bata dito na gano'n nga yung isipan, kapakulay ako, kaya kung ano man yan. So, number one, dito tayo sa Exodus. So dito kasi na nagtalaga nagkaroon ng covenant nga, agreement, ang Diyos at ang tao, hindi basta tao, ito yung pinili ng Diyos, yung bansang Israel. After pa yan kay Abraham, dito na kay Moses, sabi dito, may basa po, dalawang verse, steady, verses, steady, go. Now therefore, if ye will obey my voice indeed, and keep my covenant, then ye shall be a peculiar treasure unto me above all people, for all the earth is mine. And ye shall be unto me a kingdom of priests, and a holy nation. These are the words which thou shalt speak unto the children of Israel. Okay, so nakuha niyo, nakita niyo yung parallel sa 1 Peter 2:9. Sabi dyan ha, naumpa sabi dyan, now therefore if, so yung gusto kong bigyan ng emphasis ito sa unang point natin, paano tayo pinili at paano, bakit, okay? Number one actually, sa paano muna tayo, paano tayo pinili? Okay, punta muna tayo sa Israel dati kasi sila, okay? Pero ngayon tayo na, pero may parallel tayo dyan, may pagkakapareho. So paano sila pinili? Nang naalala yung mga lesson natin sa Calvinist, ito yung pinaka-point din natin. Paano sila pinili? Basta-basta lang? Alam niyo pa ba yung mini-mining mo ngayon? Alam niyo pa rin. Okay, wala akong mapili dito. Sige, mini-mining. Ikaw marunong ko sa mat, laging yung adlang yun, di ba? Yung even. Yung dalawa. mini-mining. Hindi, mali. Add. Okay. So, hindi ganoon ng Diyos. Okay? Hindi siya namili, wala lang. Wala lang. Sampu kayo, yung dalawa sa inyo sa impyerno. Sino doon? Sino doon sa sampu? Ewan ko. O, ito yung ruleta, parang sa raffle natin. Hindi ganun, okay? Kaya sabi dyan, patangahan yun, di ba? Ngayon sa raffle, bakit ginagawa natin yun? Eh, raffle nga eh. Swerte yan lang. Amen? Doon hindi tayo naniniwala swerte, pero term yun eh. Ibig sabihin, may nirepresent yun. Ang Diyos na banal at marunong sa lahat, hindi siya may mili lang ganun. Pero ang gusto ko sabihin dito, number one,
Paano tayo naging peculiar people or treasure yung tinanong dito, di ba? Balik tayo sa kanilang definition ng treasure. Bakit sa iba, ang putante sa kanilang pamilya? Bakit yung iba, pera? May dahilan. Bakit yung iba, iniwanan yung asawa? Kasi iba, talaga importante sa kanya yung pamilya niya. Ba't yung iba, iniwanan? Iba yung importante sa kanya, may dahilan. Okay? So, hindi laging importante sa inyo yung bike. Yung iba, ganun, bike, importante. Eh, yung mga loko-loko, mayroon din ano, di ba? Mahilig sa games. Yung mga meme kasi, naalala ko. Para lang makarelate kayo, ano sabi sa meme? Sabi daw ng babae, ano yun? Dota o ako, alam nyo, parang may katangatang ganun eh. Malo kasi umigat yung Dota, kung di nyo alam yun, okay lang. Basta yun nga, games, meron kang jowa, yung girlfriend. Sino pipiliin mo? Parang tanga pero, gusto lang sabihin, para malino sa atin, na mimili ka. Depende kung ano importante sa'yo, yun ang pipiliin mo. Pero may condition din. Okay? Kunwari, iba naman, ganun sa, ano tayo ulit, cardinal ulit ha. Yung iba, sabi nga, I love you before, but now, no more. Mahal naman talaga kita dati, kaso dati yun. Kunwari lang ulit kayong dalawa, kayo celebrity namin, kunwari lang. Well, lumaki na rin yung chan eh. Alam nyo na, di ba? Ganun talaga yun, normal yun, tumataba. Lalaki, babae, alam mo na. Ikaw haggard na haggard yung tabaho mo. Lagi ka nakasimangot, pumangit na. Yung nag-iiba yan eh. Ngayon, ang ganda-ganda niya, di ba? Alam, di ka agree. Ganda ba si Len-Len? Eme, pogi ba siya? No? Eh, dati yun. Pag tumanda kayo, plus ilan taon ka na? Ha? Plus 20. O, mga kaidaran ko na kayo. Ang tanong dyan, mahal mo pa rin ba? Depende nga. Kung ang pag-ibig mo nasa physical lang, if you are beautiful, I love you. Ganon. Mali yun, ha? Pero yun ang totoo nang namimili tayo, depende sa kung ano yung importante sa atin. Ngayon, balik tayo sa people of God. Bakit sila pinili? Itong malinaw po dito, sino yung peculiar people? Kasi, ang sabi natin, unfair eh, bakit sila pinili? At yun ang sinasabi nila. Yan ang sinasabi nila. Dahil mga Zionist ngayon, mga Judaizer, which is mali. Pinili daw sila, bakit? Bakit? Basta pinili. Para makaiwas sila dito sa malaking word na to, na maliit na word pala, pero malaking word. Ano yung malaking word dyan na maliit? If, di ba? Tandaan nyo yan ha. Napaka-importante yan ha. May mga program, importante yan. Yan ang naglilipat ng flow ng program. Okay. Sobrang ano yun, importante. Kasi kunwari, dito ako pupunta. Basta doon ako pupunta kasi gusto ko doon. Kaso, pag may importanteng condition, talagang programming na yun. Basta may importanteng condition, pupunta ako dito kung, yan. Katulad niyan sa Amerikano, na-establish na yun eh, sigurado yung pupunta sila. Pero, kung nagkasakit, diba? May mga ganun eh. Katulad kanina, maaga tayo dapat, nasa oras. Pero, diba? Lumindol, di ba? Ngayon masabi. So, naintindihan nyo ba yan? So, malaking word yung if at yan ang nawawala sa iba ngayon. Pagdating sa selection, may dahilan. Ngayon, pag binasa nyo to, if they will obey. Kung gusto at gagawin nyo na sumunod, Tagalog na, at panatilihin ang ating kasunduan, then, yun din, kaduksong po yan ang if. Again, sa programming, ganun niya. Alam na ng program. If, then. If, then, else. Ganyan yan eh. Pag nasatisfy itong condition na to, dito pupunta. Then, ganyan. Else, ganito. Sabi dyan, kung kayo ay susunod, mananatili, then, ye shall be affected. Nakita niyo, so sabi pala, conditional pala yun. Maling-maling siya sabi mo, kasi basta kami yung chosen, basta kayo hindi. Maling-maling, mayabang yun. Kahit sa inyo, kahit dito ko natin, anong gusto nyo? Ako yung next na pastor dyan, ha? Bakit? Basta, ako yung anak eh. Pag binabasa nyo yung Kings, ganun na ganun yung tema eh. Papatay, hindi madali. Paano kung dalawa kayong anak? Paano mag-walang lalaki? Kaya ang gulo nyo, kaya hindi tayo mga Kristiyano at musunod sa
sa salita ng Diyos, hindi tayo ganun kababaw. So kung may usod din tayong if o condition, dapat ang Diyos na nag-specify. At sabi dito, siya nag-specify, tayo magiging peculiar people, hindi dahil sila lang basta gusto nila at sinabi nila at pipiliin nila yung Bible na sabi na kayong pinili. Hindi naman pinansin yung condition. Kaya number one, we are His peculiar treasure if we obey His commandment and voice. Okay? Obey His voice, keep His commandment. So tandaan nyo yan. So, yan yun. Is it okay to be different? Oo naman. Kasi nga, yung iba kasi ay, kaya hindi sila pinili, either hindi sila nakinig, hindi sila sumunod, or dati sila sumusunod, tapos inayawa na. Ganun yung Hudyo, exactly. Kaya, hindi tayo nagmamarunong dito, nagmamagaling. Yan ang sasabihin na ginila. Sabihin nila, hindi gusto mo ng bunga mo, pinili ka ba, Hudyo ka ba? Ano sabihin natin? Well, depende again. Kung sabihin natin, spiritual, yes. We are spiritual Jews. Yan ang sabi sa Romans 2:9 and Galatians 3. Okay. So kaya number one, we are prepared if we obey His covenant. So anong gagawin natin doon? Kung tayo pinili na, anong gagawin natin? Nakita na natin na conditional pala yun, hindi gawin natin. Kasi special yung peculiar eh. Gusto mo mabilong dun sa people of God? Eh, pastor, di ba ang kaligtasan di nawawala? Yan ang sabihin ko again, ha? Linawin na natin, ha? Before pa tayo mag-progress. Iba yung individual. Iba yung group. Okay? Kaya minsan sa games natin, may individual award, may group award. Kasi malaki na accomplish ng grupo. Okay? Pero minsan, yung iba nag-contribute, masyadong individual lang. So sabihin natin nga, napunta ka sa grupong di maayos yung leader nyo, so, pero may award ka pa rin kasi nire-recognize yung ginawa mo individual. Pero again, merong as a group, kasi importante yung group, minsan may mga bagay kang di ma-accomplish without the group. So, dapat nag-exert ka rin ng effort para maging maayos yung grupo nyo. And then, pag maayos yung grupo nyo as a whole, may ma-accomplish kayo na hindi mo kaya accomplish na mag-isa lang. So, if ganun din sa kaligtasan, obviously, tsaka sa reprobation, di ba? Sabi na iba, wala nang pag-asa yung mga Hudyo. Tama ba yun? Depende sa usapan natin, sa kaligtasan. Pag usapan natin kaligtasan at pinili yung tao ng Diyos, individual, as in pupunta sa langit, sa impyerno, may pag-asa pa naman. Amen? Pero, pag as a nation, yung sinasabi nila sa end times na kesyo, inaarag nga yung Feast of the Lord, sabi nila, isang araw yung mga Hudyo, makikita lang si Jesus, lahat sila tatanggap, lahat sila tatanggap na, dahil nakita ka namin. Eh, dati nakita nila si Jesus eh. Tumanggap ba sila? Pag lumilipat, ganun din. Nagbimirakin nga si Jesus dati. Hindi pa rin nila tinanggap kasi galit sila. Ayaw nila. So, gusto ko na sabihin again. Gusto natin maging peculiar people ng Panginoon. Special sa Kanya at ginagamit niya. Obey His voice and keep His covenant. Panatilihin natin. So, mga Kristiyano, may another covenant tayo. New Testament. Kaya nga New Testament, New Covenant yan eh. So, nanampalataya ka sa Panginoon, pero gagamitin ka niya kung nagpapatuloy ka sa Kanya. So, sana malinaw yung separation ng kaligtasan ng kaluluwa, forever yun, once saved, always saved. Pero yung gagamitin ka ng Diyos, iba pa yun. Kaya dapat panituloyin natin, gusto kong maging special ka, people, o different ka, pero special ka, ginagamit ka ng Diyos. So, again ha, bakit okay lang maging different? Kasi, how pala muna to, how? Ang Diyos na namili, pero condition, kaya maintindihan natin yun. Yun ang first point. Number two, ito na yung pasok talaga sa why. Bakit okay lang maging different sa, Deuteronomy? Bakit okay lang maging different? O saan tayo dapat maging different? Binanggit na lang po yung term natin, peculiar, pakibasa po dito sa 1 and 2. You are the children of the Lord your God. You shall not cut yourselves, nor make any baldness between your eyes from within. For thou art an holy people unto the Lord thy God, and the Lord hath chosen thee to be a peculiar people unto himself, above all the nations that are upon the earth. Okay, so medyo alam nyo na dito to, may inulit yung bata, so is may mga nasabi niyang bagay, katulad na sa number one, huwag niyong cut yourself, kasi mga practice yan ng mga demonyo, mga satanista.
Ngayon, pwede naman basta subok lang naman eh. Huwag na nga! Sa kanila yan eh, banal ka! Amen? Yan ang sinabi ito, huwag kang magpabutas-butas dyan ako. May butas ako dito kasi katangahan ko eh. Pero bata, buti na lang dito lang. Eh, yung iba po dyan, pag hindi na kontento dyan, eh, wala yan, tega lang yan, hindi na masakit yan eh. Subukan mo dito. Masakit talaga yun. Pero, umuha kang kabayo nun. Baboy. Pero wala sa kanila yun kasi gusto nila maging different. Sa masamang paraan, di ba? Yan ang gusto ko din sabihin dito. Winawanting yan sila. Yes, pwede mong gawin yan. Hindi ko sinabi hindi ka maliligtas. Pero, ang pangit sa inyo yan. Huwag mong gawin yan. Yung, ba, ano-anong practices ng mga satanista. Huwag mong gawin. Bakit daw? Kaya pinaalala sa kanila, kayo'y banal na tao unto the Lord. Parang banal kayo. Kaya lagi kayo sa lahat ito, maayos naman kayo manamit, di ba? Lagi pinapalala naman, ayusin na yung suot nyo pagpunta sa church, at least. Hanggat maaari nga sa lahat ng lugar, okay? Amen? Amen. Bakit? Kasi banal kayo, maayos kayo dapat tingnan. Amen? Yung gupit, di nyo manatago yung ano, suot, pwede pang palitan yan eh. Kaya dapat maayos ang suot, nakaligo, maayos, ang hininga, hanggat maaari, ano. Kasi sinasabi dito, hindi kayo bagay na ginagawa nyo yung ginagawa ng mga satanista. Kaya pinalaan kayo kasi banal kayo, sa Diyos kayo. E diba, balik tayo sa chosen. No? And the Lord had chosen thee to be a peculiar people. So inulit lang ha. Pero anong point natin ngayon dito? Sabi dyan, pinili kayo above all nations that are upon the earth. So kasama po yung lagi magpinili, mayroong hindi pinili. Pero again, hindi unfair to kasi napaliwanag natin kanina. Lalo tayo mga Kristiyano, hindi tayo unfair sa kahit sino. Bakit? Kasi pwede, kahit sino pwede maligtas eh. Pwede mag-join sa church kung gusto nila. Pwede ligtas nila. Pwede silang ayaw mag-join sa diwag. Walang pinipili. Pero, mamaya tayo sa ibang bagay ito. Pero gusto ko lang bagayin. Sabi niya, above all the nations. So wala dapat magselos kasi, eh, ba't kayo pinili? Kami hindi. Pinili niyo yung hindi manampalataya. Iba naman, ayaw mag-church. Pero gusto ko sabihin dito, positive to, bakit? It is okay to be different kasi ang pagpili sa atin ng Panginoon, inalis tayo doon. Ngayon, ito pala yung hindi ko nasabi kanina, no? Yung iba kasi sa atin, kaya ayaw nating maging iba, gusto natin belong, di ba? Gusto natin, ayaw tayong sabihin, eh, iba ka sa amin. Di ba? Ayaw natin sabihin ng gano'n. Kaya ngayon iba, kaya balik tayo sa Pasko, eh, makipasko na rin tayo. Halos-halos lahat buong mundo na yan, eh. Ay, ilang lagi ang sasabihin dyan eh. Isa sa mga pinaka sineselebrate daw sa buong mundo, ano? Pinaka? Nagbago na ba? New Year daw eh, kasi generic yan eh. Walang kailangan ng religion dyan eh. Pero isa daw yung Christmas, kasi nga, ang daming Kristiyano. Yung mga tao gusto mag-belong, so sineselebrate. So, hindi tayo dapat mahiya dahil hindi lang tayo. Diba? Kasi pinili tayo out of many nations. And then, pinili ka sarili ng Diyos sa Kanya. So, pinili ka ng Diyos, mahihiya ka ba doon? Dapat, hindi. Ang point ko dito is, we are different in a superior and better way. Diba? Katulad niya ako natin. Punta tayo sa, hindi ko kaya kayo isama lahat eh. Kailangan ko lang ng dalawang tao, for example. Depende kung saan ako punta. Kung natin, gusto winning. Eh, wala tayong ibang ano. Konti lang kaya. Sino pipiliin ko? Yung marunong, the best, at available. Okay? So, positive ba yun? Negative? Ay, ako pinili. Ay, sila, mananatili sila. Hindi sila. Hindi ka dapat. Di ba? Pinili ka sa better way. Kaya sabi dito, above all nations, yung point natin dito, it is okay to be different. Bakit? We are different in a superior and better way. Tandaan nyo yan. Pag anytime na naisip nyo na, wala kaming ganyan, mas better sa kanila kasi nag-celebrate sila eh. For what? Sino natataas doon? Doon iba sabi nila si Jesus, in a way, okay. Pero hindi, 25 eh. Kailangan 25. Ba't di pwede 24? Ba't di pwede April? Ba't di pwede September? Kasi may isang nagtalaga niyan, Catholic po yun, kahit saan mo tingnan yan. Nag-isip sila niyan, yung thought process nila, ni-record nila yan. Ay, walang data sa Bible. Paano tayo? Nasabi nila, timing natin doon sa ano, marami mag-a-agree. Basahin niyo yung history. Doon yan. Sino marami mag-a-agree? Kasi yung Catholic ng panahon nila, talagang in-incorporate na nila na religion eh. Kasi nga, empire eh.
Isan tayo, pili tayo ng ano, yung Diyos-Diyosa natin. So, pasok na pasok yan, pinakamarami dyan sa mga panahon na yan. Iba-iba yan, hindi lang isang religion, isang faith. Hindi, maraming pumasok dyan sa bandang December or January. But especially yung mga sa European gods yan eh. So, piliin natin ito. Nakalimutan ko na yung pangasin, hindi ko naman importante sa akin. Basta may isang Diyos-Diyosa, hindi lang isa, parang dalawa. Pasok yan sa December 25. O, yun na lang. O, sige. O, ngayon, tapos ngayon, excited tayo December 25. Nakita niyo yung problema doon. Sabi naman ibang Kristiyano ganito. Eh, hindi naman ako sineselebrate yung sa kanila. Yung sineselebrate natin sa atin eh. Tama ba yun? Yun naman yung parang tama, di ba? Hindi ba? Wala pa kailan sa mga pagani. Kasi yung timing, importante yung timing. Bakit sa Bible... Okay, pinakala ko yung Feast of the Lord. Kailan yung unang feast nila? Ilan yung Feast of the Lord? Pito. Lahat yun, binigyan ng araw. Okay? Okay, yung Passover, 14th day of the first month. Next, yung Unleavened Bread, 7 days. And then, ano yung afternoon, Feast of the First Fruit, pangatlo. Okay? Lahat yung may araw, mayroong buwan. And then, after 50 days, Pentecost. Tapos yung fall, trumpets, and then next, Atonement, Day of Atonement, and then last is the Feast of Tabernacles. So, lahat yung may day. Kasi importante, gawin mo yan sa panahon na to at hindi sa iba. Pag kinumad ng Diyos yun, pero pag wala. At pag iba nag-set ng date, makikisama ka ba doon? So, nabanggit ko lang yan, balik tayo sa Christmas. Pero, yung sabi ko dito, huwag kayong makikisakay dahil makisakay lang. At sabihin nyo, eh, kaya pinili namin to para nakaka-out of place naman. Yan yung nadalas eh. Ang naintindihan ko yung mga bata, hindi ko sinabing gusto ko lagi iba. Hindi ganun. Kasi kung gusto ko lagi iba, hindi na ako nag-baptist. Nagpauso na ako ng iba. Nagkinawa na yung mga Yahuwa. Oh, kami lang ang tama. Kasi kami lang ni-research daw ng leader nila yun. Yun ang nalaman ng leader nila. Hindi pala Yahuwa. Ay, hindi rin Yahuwa. Hindi rin Yeshua. Yahuwa. Yun ang tama. Hindi tayo ganun. Amen. Yung tasa tama lang. So, hindi natin gusto maging different for the sake of being different. We are different pag nakita natin ito yung sinabi ng Diyos, and then, kahit maraming sumunod kung sa hindi sinabi ng Diyos, ayoko dun. Kahit marami sila. Amen? So, again, number one, we are peculiar treasure if we obey and keep His commandment or voice. Number two, we are different in a superior, better way. So, it's okay. Kasi naiba man tayo, positive naman. At sinabi din mo kanina, holy. So, anong gagawin natin pala? Since tayo ay pinili sa better way, huwag tayong mahiya, dapat lalo tayong mag-rejoice. Kasi pinili tayo sa in a better way. Okay, sabi dyan, above all the nations. Number three, Psalms 135. Basa sa verse 1-4. Ready, go. Praise ye the Lord. Praise ye the name of the Lord. Praise Him, O ye servants of the Lord. Ye that stand in the house of the Lord, in the courts of the house of our God. Praise the Lord, for the Lord is good. Sing praises of His name. For it is blessed. Bakit daw? For the Lord hath chosen Jacob unto himself, and Israel for his peculiar treasure. Ayan. So kanina, peculiar treasure, peculiar people, peculiar treasures. Alam niyo na treasure, yung importanteng bagay. Pinili ng Diyos. Pero number three, bakit dapat okay lang maging different? Sino namili dyan? Okay, ang Panginoon namili. So again, so again, di naman tuloy yung mga babae doon kasi umaga sila. Yung fellowship pa rin yung babae. Hindi kung anong special gagawin nila doon. Pero sa atin wala na kasi nagbago yung plan eh. Pero sabi niya, bakit pinili ko dati yung ano? Kasi na JB, si Jana, yung misis ko, sa misis na bat. Kasi may dahilan ako, amen? Ngayon, hindi mo pwedeng, ay ako hindi ako pinili. Tanggapin mo na lang yung pagpili kasi may imang namili. Siya yung nakakalam bakit. Okay, hindi ibig sabihin laging mas maganda siya o pogi siya. Kaya siya pinili. Hindi lagi may madahilan. So ngayon, maraming dahilan
So pag may namili na, ano yung dapat natin gawin? Tanggapin na lang yun. Lalo na pag ang namili ay marunong. Tsaka hindi naman siya favorite, favoritism. Pag alam mong ganun, hindi ka masasama yung loob mo. Amen? So point natin number 3. Makikita natin dyan, sabi dyan, for the Lord that chosen Jacob. Ang Diyos ang namili. Siya ang namili. Kanyang kagagawan yun. Dapat ba tayong magtampo? Ay, pangit yan. Siya ng Diyos. Pag pinili ng Diyos, okay yun. Amen? Ay, ba't di tayo pinili? Bakit tayo Gentiles? Na-stuck na naman dyan eh. Buti nga pinili tayo. Ligtas tayo, church tayo ngayon. Pero iba, ganun pa rin ang utak. Eh, sila lang yung pinili. Okay na yun. Salamat nga. Okay, tanggapin mo na sila yung pinili dati. Ito, pag binabasa natin ito, bakit Jacob na naman? Jacob, ba't walang ano? Sino pang ano natin? Ba't walang batala? Ano si ba't di lapu-lapu? The God of lapu-lapu. At ayun, pakialam dun. Okay na yun. Dati silang pinili. Buti nga, in-extend naman sa lahat. Okay, kaya number 3, kasi simple lang itong point na to. This is the Lord's doing or choosing. Bakit it's okay to be different? Ang Diyos na namili eh. Nung una, sila yun. Bahala ang Diyos, yan ang gumawa nun eh. Eh ngayon, pinili rin tayo. Ay, bakit iniiba tayo ng Diyos sa iba? Eh, bahala ang Diyos dun. Siya ang namili. At okay dapat sa atin yan. Okay, medyo simple lang yan. So last, anong dapat natin gawin? Ay, gusto ko sabihin, sabi dyan, himself, okay? Sabi dyan, chosen Jacob unto himself. Siya namili ng personal yun, okay? And then, nabanggit ko natin yung threshold kanina. Pag sinabing peculiar threshold, importante sa kanya yun. So, anong gagawin natin? So, lahat ng points natin, may gagawin tayo, di ba? Kanina, may condition pala. Tayo ay pipiliin niya para sa kanyang peculiar treasure. Anong gagawin natin? Sabi na, if we obey. O di dapat, we obey. Number two, we are different in a superior and better way. Anong gagawin natin? Dapat, matuwa tayo. Di tayo yung, pinili ako. Okay, dapat maging thankful ka and matuwa. Hindi mahiya. Number three, anong gagawin natin? Ang ginawa pala ng Diyos yung, ganun din, be thankful. Puro be thankful to eh. Pero, pinili niya tayo. Anong gagawin natin? Kasi tayo kahit mga tao, isa lang ang Diyos. Kaso meron pa tayo ng mga Diyos-Diyosan eh. Siyempre, may pwede kang piliing iba. Amen? Katulad ng Day of the Lord. Diba? Sunday. Sa panahon natin. First day of the week. Anong gagawin ko? Mag-Sunday. May mili ka rin eh. Ay, may bisita. Ano pipiliin ko? Pinili ka nga ng Diyos eh. Ay, may special occasion sa ano ba, pamilya, sa school, sa work. So, tinalaga ng Diyos, matagal na yan. Yan ang ating meeting, time, and day. Pipiliin mo ba siya? Nasa sa'yo yan. Kaya ang application natin, piliin mo siya, be thankful and love, or choose Him back. Pinili ka ng Diyos, importante sa Kanya yun. So dito yung ancient Israel, pero alam natin, nabasa natin kanina, kaya binuda ko yun eh. Tayo, panahon natin ngayon, mga Kristiyano, tayo pinili ng Diyos. Pwede ba piliin mo rin siya? Pwede ba yun? Amen. Piliin mo siya. Appreciate mo the fact na pinili ka niya. Tapos hindi mo siya may piliin. Sakit nun, di ba? Parang mag-asawa na naman yan. Pero kasi mag-asawa, kinasal na yan eh. Pero kunwari, hindi pa kinakasal. Ang daming babae, sino kang pipiliin ko dito? Dapat isa lang. Pinili ka, naalala ko tuloy yung mga high school, no? Ewan ko, hindi naman kailangan, pero kwento ko na lang, ha? Itong mga to, wala tong kotilyon, eh. Ano yung prom, di ba? Kabado-kabado ko, nabasa, isip-isip ko na, ba't may ganito pa? Hindi ko naman liligawan pa to, pero may, kailangan mo mamili kung sasama ka. Kaya yung mga ibang, ano ko, bigo sa pag-ibig, di na sumama, eh. But anyway, mamimili ka, so sino mipiliin mo? Pag pinili mo siya, tapos inayawan ko, paano yun? Eh, ganun din sa love life, di ba? Sa dami niya, sinong pinili ka, anong gagawin mo? So, maganda sa babae na lalaki, dapat, yung babae kasi nag-aabang lang yan, eh. Yung lalaki yung medyo risky, di ba? Pag tinanggihan ka, eh, ganun talaga. Pero makapili ka, yun ang maganda dun. So, ngayon, balik tayo sa Diyos. No? Pinili ka na ng Diyos. Hindi mo ba siya pipiliin? Piliin mo rin siya sa buhay mo. Amen?
Pahalagaan mo siya. Eh, but pastor, di na lang ginawa isang religion. Boom, mundo! Piliin ng Diyos lahat. In a way, pinili ng Diyos lahat eh. Mahal niya tayo, sabi ko, for God so loved the world eh. Kaso, di nang pwedeng pipilitin niya yung buong mundo na piliin din siya. Actually, yun ang choice ng binibigay ng Diyos eh. Piliin niyo ako! Yung iba, inayawan siya. Ikaw, anong gagawin mo? Magpapalit mo din siya? Eh, basta, Pasko eh. Di mo na ako mag-church. Dahil Pasko. Eh, pagan pa yun. Okay, hindi lagi ha. I'm sure iba sa mga friends ko na asal na rin sa akin. Kasi nga, kaya hindi ko na rin masyadong inaano yung issue. Pero, balik tayo sa atin lang. Parang yung Pasko, ganyan. Pamilya mo, hindi ligtas. Anong gagawin mo? Eh, putani sa kanila yung Pasko. Eh, may church, kung nga, buti 24 lang. Eh, kung 25 bis mo ngayon. Ganyan, ganyan kasi ang nature niya, eh, no? Lumilipat yan. Sinong pipiliin mo? Nasa sa'yo na yun. Sana ang Panginoon. Amen. Ang mas importante. Eh, Pasko, wala ka tayo Pasko eh. Meron tayong meeting. Every week, at least once. Yung Thursday, medyo secondary na yun. Pero yun yan, kung spiritual ka, kailangan matuto. Why not? Amen. So, doon muna tayo. Nakatatlo lang tayo kasi introduction tayo kanina eh. O sana, piliin natin ang Panginoon. Ulitin ko lang ha. It is okay to be different. Why? And how? And what we should do about it? Kung tayo pinili. Number one, we are His peculiar treasure if we obey and keep. So, ang gagawin natin, obey and keep His covenant. Number two, we are different in a superior, better way. Anong gagawin natin? Magpasalamat. Magsaya! Tayo pinili. Hindi ka mahihiya kasi pinili ka. Eh, weird. Hindi naman tayo weird. Sa kanila lang hindi naintindihan eh. Kaya nga sinishare natin sila. Pag naligtas din sila, di pala weird, okay na okay pala. Amen? And then number three, last na umaga. This is the Lord's doing, choosing. Eh, magpasalamat tayo at choose Him back. Amen? Now let's pray, Lord. Maraming salamat sa inyong mga salita. Again, we pray na kayo po ay nasiyahan. Especially sa bagay nito, Lord. Again, iba sa amin ay andun pala sa katayuan, Panginoon, na minsan mahirap ang mamili. Hindi naman dapat, but of course, ang influence sa sanlibutan, napakalakas, especially. At napapatunayan, especially itong season nito, Panginoon, na even Christian, even Baptists are divided. Celebrate Christmas or what? Kayo po nakakalam ng tama. I believe ito po hindi tama dahil hindi nyo ito inutos. We should know. Of course, importanteng bagay sa'yo, inuutos nyo. And nakita namin timing nito. Nag-set nito is the mother of our harlots. We know the Roman church, di ka church, but Roman Catholic. So I pray na maintindihan po namin to Lord na yes, it is okay to be different. Nakatatlo pa lang kami. But I pray, Panginoon, masettle kami dito sa bagay nito, Lord. Hindi lang sa Christmas, but sa maraming bagay. Sa Asia, sa aming buhay, Panginoon. Malaman na namin na kami nasa tama, gawin namin yung tama, yung kalugod sa inyo kung sakali at naraming panahon. Na pag ginagawa namin ang kalooban nyo, kami kakaiba. Para sa iba, it is okay to be different. So yun lang po, Lord. Tuloy namin kami ang hapon, Panginoon. Again, kayo lagi manulati. Basbasan niyo namin kakainin, Panginoon. Maraming salamat sa patuloy na privilege mag-aasalita at sa pagkain, fellowship. Kaya mo magbasbas again ang buong araw namin. Inaong po, Lord, kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.